pamumuhay ko sa Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man. Ang lahat ng awa't biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. We are talking about the kingdom mindset. So kung mayroon kang kingdom mindset, you are focusing on eternity now. Okay? Namumuhay ka, nanay, tatay, estudyante, nagtatrabaho, nagnenegosyo. Okay? Pero ang utak mo, nakaset up sa eternity. Okay? Meaning, ginagawa ko ito because what you do today can be transported to eternity kasi meron kang faith. Kag meron ka niyan, hindi mo iindahin yung sinulot ka, kulang. Sabi ko nga kay Liam kanina, Boss Liam, kailan mo ako dadagdagan ng sweldo kasi 10 pesos per week pa rin ako. Kasi siya na yung boss dun sa ano eh, sa Big Essential. Ang sweldo ko sa kanya, 10 pesos a week. Sabi ko, pag hindi mo tinaasan yan, isusumbong kita kay Tulpo. You see? Kingdom mindset. Ano sabi ng 1 Corinthians 13:12? Okay? 1 Corinthians 13:12, the Bible says, "For now, we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known." Tiyo mo ha? Ngayon, parang malabo yung baningin mo kasi through a glass, darkly. Pero pag nakita natin si Kristo, we're gonna see Him face to face. Ibig sabihin yung ginagawa mo ngayon, magta-translate hanggang langit. Panginoon, maraming salamat po. Tulungan mo kami na maging matatag, matibay. Nasadyain namin na we will honor you here. We will live by faith here. We will live in obedience to you kasi as we serve you and honor you now, there are eternal dividends. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng tagumpay, patuloy mong pagalingin si Pastor Delphine, salamat sa kagalingan binigay mo Pastor Kubi, maging kina Pastor Sobrabas, maging sa ina namin mga kapatid, kay Tinti na naka-recover. Ingatan mo rin si Arnel Talban, patuloy mo siyang palakasin. Salamat din po sa recovery na binigay mo kay Nanay Junicia sa pangalan ni Jesus. And all the people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo. Sabihin mo, Happy Lord's Day. Okay, ha? Maraming salamat. Isang araw. Palagay ko, wala na tayong mga face mask. Okay? Baka wala ng face shield. At sa susunod, tabi-tabi na naman tayo. Okay? At yun ang kagandahan. You see? Ano, mga kapatid, sabi ni Paul, ngayon, malabo nating nakikita kasi nasa isang salamin. Okay? Pero darating ang araw, higit nating maiintindihan ito. Alam niyo po, yung pagiging tatay mo, yung pagiging nanay mo, pagiging anak, pagiging manggagawa, bilang mga aral, pag ito'y ginagawa mo bilang pagsunod sa Diyos, okay? When we reach heaven, you will see the amount of greatness and the eternal dividends kasi pinarangalan mo siya. Kanya, I always say, hindi ka manggagawa na naging Baptist. Ikaw ay Baptist na manggagawa, Baptist na nurse, Baptist na doktor, Baptist na abogado, Baptist na engineer, Baptist na police. Okay? Yung pagiging mananampalataya, yung pagiging anak mo ng Diyos, yun ang pangunahin. Okay? Kanya nga sabi ko sa inyo, sa palabas na gladiator, naroon yung Roman General si Maximus, okay? Sabi niya sa kanya mga tauhan, nakapila, lalaban sila against the barbarians in Germany. Habang nakasakay siya sa kabayo, back and forth, sinabi niya sa kanya mga tauhan, what we do here in life echoes in eternity. Okay? Imagine, yun ang motivation na binigay niya. Okay? Ano man ang ginagawa natin dito, echoes in eternity. Listen, the same way pag-save ka. Are you saved? Are you heaven bound? What happens in your life here has eternal repercussion. Ibig sabihin, dapat meron kang kingdom mindset. Meaning, you live
as a father, as a mom, as a son, as a daughter, as a staff. Okay? For eternal result, for ultimate glory. Ibig sabihin yan, mga minamahal, marahil hindi mo maintindihan pa paano kumilos ang Panginoon. Pero pag namumuhay ka in obedience to God, nakapaloob ka sa Word of God, maintindihan mo, this is a physical world, this is a physical pulpit, this is a physical mic, okay? Pero pag ginagawa natin to at iniisip natin, there is an eternity waiting for us, marirealize mo that someday, that someday place is real, and right now, you can experience that. We live for eternal results, for ultimate glory. Yes, may physical heaven, where God is, where we're gonna see Him face to face. Alam din natin that heaven will be wonderful. Wala na dong mysteries. Pero dapat maintindihan din natin that eternal reality is not only confined of to being someday thing, someday, somewhere, sa langit, andun ako. You know, it's now a now thing. Ngayon, paano ka maging estudyante? Paano ka maging manggagawa? Paano ka maging nanay? Paano ka maging tatay? Kanya may Bible. Kanya dito natin kukunin sa Bible yung alituntunin para habang namumuhay ka ngayon, it will give you eternal dividends. Okay? Eternal dividends. You know, many years ago, I thought I was a scam. May mga Rotarian na hindi totoo sa kanilang mga pangako. Sabi niya, pumasok ka rito, kunin mo. So, sige. Naglalagay ako ng mga birthday gifts ko tsaka mga natatanggap kong love gift, 150,000 a year. Nilalagay ko. Tapos, nung makita ko yung pinirmahan that I will only enjoy that when I reach 84. 84! Galit ako. Sabi ko, James, kausapin mo nga yan. Ano mo to? Eh, hindi ko naman makita yung Andy Trilles. Pag nakita ko to, talagang sasabihin ko sa kanya, Rotarian ka ba? Binibayaan ko na lang. You see? Ilang taon yun, 150,000 inuhulugan ko. Mula sa naipon. But you know what? Because I let God deal with it. Ginamit yon ng isang kumpanya kasi I need to have insurance doon sa binili. Sabi niya, eto na ho. Ito nang kontrata mo, total 84 mo pa naman papakilabangan yan eh. Sabi ko, yung quote-unquote ha, yung pandaraya na ginawa sa akin, yung panggugulang, yung panloloko, pero dahil hinayaan ko ang Diyos, hindi ako gagante. Okay? Sabi rin ni Romy, Pastor, hindi pala pinasok yung pera natin. Ikaw, pamili ka. Sabi niya, wini-withdraw ko, wala akong pera. Eh sabi ko, anong gagawin natin? Eh, scammer ata ang taong yan. Di ata ligtas yan. Oh, hindi natatakot sa'yo. Ikaw, bahala ka. Kung ano gawin mo, susunod lang ako sa'yo. Sabihin mo, yariin. Yariin natin, if you want. O, gusto mo naman, patawarin. Anong gusto mo? Yariin natin, patawarin. Patawarin na lang natin. Pinatawad na lang namin. Milyon ang pinag-uusapan na. Hindi 10 piso. Oh. Okay ka lang, Romy? Opo. Okay. Di wala. Tapos. Akalain mo. Yung pagkakamali, yung kasalanan ginawa sa akin, ginamit ng Diyos para maaprubahan yung loan na kailangan ko. Eh may insurance naman pala ho kayo, ayos na ho yan. Mas maganda po yan, long term. Pero right at that moment, parang maiinis ka.
magagalit ka, niloko ko. Am I right? Pero hindi, hindi ako niloko. Niloko niya sarili niya. I learned to behave. You know what I'm saying? I learned to go back to the scripture. I learned to pray for them that this vice will use me. I learned to forgive. I learned to let go. Sabi ko, pera lang yan. Ayos na yan. Wala naman nawala sa akin. Siya may nawalan. Okay? Siya, pero ako hindi. I behave. Not realizing. When I was asking for a loan, kasi hindi pwede ma-aprubahan yung condo nang walang insurance. Eh, ito na ho yung insurance na kailangan nyo. Sabi ko, tinanggap? Upo. Ayos ah. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa Romans 8.28. Alam nyo yun? Alam nyo yung talaban? Romans 8.28, may gumawa ng mali sa'yo. Gusto kang saktan. Gusto kang hiyain. Gusto kang maging miserable. Ano sabi ng Romans 8.28? Okay? Tinan mo ha? And all things work together for good. Okay? Lahat ng bagay ay pwedeng maging maganda. Kanino? To them that love God. Dapat mahal mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, ano ibig sabihin yan? Susundin mo yung salita. Okay? Mamahalin mo yung faith. At ang faith nagbumula sa pakikinig. Ano pa? At tinawag ayon sa kanyang layunin. Kung may gagawa ng mali sa iyo, hayaan mo na ang Word of God ang humatol. Huwag ikaw. Huwag ikaw. Okay? Kasi mas maganda ang Diyos. Kanya nga, ang heaven is not a someday thing. It's a now thing. Ngayon yan. Okay? Tatandaan niyo po, ang pinakandang blessing, hindi material na bagay, hindi bahay, hindi kotse. Ang pinakamagandang blessing is spiritual blessings in the heavenly realms. Okay? Ito ho yung sinasabi ng Ephesians 1:3. Ano sabi ng Ephesians 1:3? Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon na siyang nagpapala sa atin ng lahat ng mga spiritual na pagpapala sa heavenly places. Meaning, huwag mong pangarapin yung kayamanang pwedeng masira, mabulok, nakawin, amagin. Ang hanapin mo, yung blessing in the heavenly places. Bakit? Yung cellphone, pag may nakakita dyan, kukunin yan. Yung bag, pag may nakakita dyan, abay kukunin yan. O kaya kung walang kumuha, masisira. Okay? Maluluma. Pero yung spiritual blessing mo, sa iyo lang yan. Walang pwede kumuha. Bakit? Kasi sa heavenly places, si Kristo namamayani. Okay? Christ rules there. Okay? Ano sabi ng Ephesians 1:20? Na kanyang ginawa kay Kristo, na binuhay niya mula sa mga patay, at inupo niya sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Okay? He set him at the right hand, meaning the Lord ruleth. The Lord is presiding. He possess and he preside. Ito pa, dahil tayo ay na kay Kristo, he raised us to sit beside Christ. Gusto niya, upo ka. Sabi ko nga sa inyo, eh, di ba? Oh, imagine nakahalubilukot nakasama ko sa isang dinner si President Duterte. Nakasama ko sa dinner si President Ramos. Nakasama ko sa dinner si President Gloria Mapagal Arroyo. Hindi ko lang pinilit at ayokong pangarapin na makasamang makakain si Noynoy Aquino. Ayoko talaga. Kasi hindi ko gusto yung pagkain niya. Puro curry. Dilawan eh. You see? No, kidding aside, wala kaming chance. Pero kung meron, bakit hindi? Bakit? Kasi whether siya yung binoto ko o hindi, siya yung pangulo, I prayed for him. You know what I'm saying? Kanya lang, walang chance eh. But we were able to have that. Pero ito ha, hindi mo makakasama pangulo. Hindi mo makakasama ibang tao. Ang makakasama, ano sabi rito? Chapter 2 verse 6 ng Ephesians, and he had raised us together and made you sit together in heaven places in Christ. Pero mo paupoy kakasama ng Panginoon. Woo, woo. Am I right? You will sit in heavenly places. It is a privilege. You see? Privilege yan. Kanya nga, kung gusto mo maintindihan ang eternal, ang end time, kung gusto mo maintindihan yung mga darating na panahon, ano sabi ng Ephesians 3:10? The work of church
Mangyayari doon yan. Ano sabi ni Ephesians 3:10? To the intent, okay? That now, unto the principalities, okay? And powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. Malalaman mo ang kapuspusan ng karunungan by the church. Kanya nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay? Kanya, piliin mong makinig. Kasi sabi dito, malalaman mo yung manifold wisdom by the church. Tatandaan nyo ha? It is with the church, through the church, in the church, that you will glorify God. Tingnan mo sabi ni Ephesians 3, okay? Verse number 21. Anong sabi? Ephesians 3:21, and to Him be glory in the church. Okay? Dapat luluwalhatiin mo siya in the church, through the church, with the church, along the church. Okay? And to Him be glory. Ibig sabihin, pagka ikaw, kahit magaling ka sa trabaho, magaling ka sa family, yumayaman ka, kumikita ka, kung malayo ka sa Panginoon, wala ka sa church, wala ka sa eklesiya niya, hindi mo siya nabibigyan ng karangalan. Hanggang lupa lang yan. Kanya nung marni ko to, 38 years ago, sabi ko, Lord, sisikapin ko na habang nag-aaral ako, lalaki ako, binata ako nun ha, binata. Dito ko palalakihin ang anak ko. Ikaw, Kati, hindi mo na palalakihin si Cassandra. Malaki na eh. Okay? Di ba? Mm. Dako, matambok siya. Okay? Mm. Ganon din si Joshua. Okay? What I'm trying to say is, hayaan mo siya lumaki. Lumago sa faith. Manatili. Lumaki sa Sunday school. Umawit. Mag-memorize. Kumanta ng the Bible. That's the book for me. Ano sunod doon, Leah? Bible! Yun lang. You see? Hayaan mo silang mag-recite. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. You see? Hayaan mo silang mag-recite. Because they will learn how to glorify God. Okay? Bakit? Kasi while on earth, may kalaban. Mayroon Thanos. May Joker. May mga away. Ano sabi na Ephesians 6:12? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay? Ibig sabihin, may aaway sa'yo. Hindi mo sila kayang harapin on your own power. You need to tap the power of God. You need to go and be enabled by the Holy Spirit. And you may think at yourself in front of the mirror and say, hindi naman ako kaibig-ibig. I don't look much. I have bad habits. There are million things wrong with me. Maraming mali sa akin. Totoo po yun. Totoo po yun. Nagagalit ka pa rin eh. Tama? Pag nakita mo yung nanloksi, parang gusto mo tirisin eh. Oh. Pag nakita mo yung tinatawag na ambira, masaya pa kayo ha? Ha? Pino-post-post nyo pa ha? Para, di ba? Yes! Na-upset ka pa rin! Yes! Naiingit ka pa rin! You're not perfect! But listen, because you were cleansed by the blood of Christ, because you were saved, you were redeemed, because Christ died for you, at nung naligtas ka, okay? When God looks at you, when God looks at me, ang nakikita niya, perfection of Christ. Hindi yung sinungaling. Hindi yung sumagot sa magulang. Hindi yung nangupit. He saw the perfection of Christ. He saw the Lord Jesus Christ. The blood. Yung heaven realm are the true spiritual reality of things. Eternity is real. Eternity is now. So kung ano man ang ginagawa mo rito, it will make a difference. You are not here to exist. We are here to make a difference. We are here like a salt. Ano ang asin? Para sumarap ang pagkain. Ano ang light? Para yung madilim na paligid lumiwanag. Okay? Ikaw yan. They will say, kilala ko to eh. Alam ko yung ginawa ng asawa niya dito. Alam ko yung sitwasyon na, ba't nakangiti? Bakit maganda? Ba't nakapagtapos ng pag-aaral? Bakit?
Kasi may Kristo. Kasi binago ng Diyos. We've saved the most fascinating and perhaps the most difficult teaching about the kingdom for last. This world is not all there is. Yung nakikita mo rito, okay? What we see before us is the genuine and it's very important and it is not the ultimate reality. Ito, hindi pa ho ito. Hindi ho to lasting reality. Lahat ng nahahawakan mo will pass away. But what happened to be eternal creature because heaven is our true destiny, tatandaan mo, ayusin mo yan. Kanya sabi ng Colossians 3:1, kung ikaw ay binuhay kalakip ni Kristo, hanapin mo yung mga bagay sa taas kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos. Ano sabi ng verse number 2? Set your affection on things above. Doon mo ilagak. Doon ka magpa-affect. Hindi sa mga bagay sa lupa. Bakit? Kasi verse 3, patay ka na eh. At ang buhay mo, nakatago kay Kristo. Di ba? Alam mo, pagka Sabado ng gabi, kasi alam ko, papapasukin ako ng Linggo eh. Sabi ko, sir, huwag mo na papasukin ng Linggo. Sabado ng gabi, tuloy na lang ako. Mag-work ako ng 10 to 6. Uwi ako ng 7 o'clock. Konting idlip. So mamaya, 8:30, nasa church na ako. Service. Kasi ako moderator eh. Sunday school teacher. Pagkatapos ng service, idlip ako. Service na mga alas 5. Eh merong ano, young people's group. Alas 4. Alas 5. Okay? Matatapos ang service, may mga meeting. Alas 8. Alas 9. Idlip ng konti. Sakay na naman ng bus. Ng shuttle bus. Para pumasok. Okay? Pero hindi ko inaapektuhan ang trabaho ko. I still become productive. Bakit? I'm saved. Bakit? Binago na ako ni Kristo eh. Bakit? I represent Christ in my job. Okay? Pag sinabi ng boss ko, doon ka sa backline magtrabaho, doon ako pupunta. Hindi ko iisipin, ba't ako nilagay doon? Ba't ako nilipat? Siguro, hindi na ako nag-second guess. Papaguring ko pa sarili ko. Okay? Kung saan ako deliver, I will be the best. O lipat ka sa frontline. Sige po. Lipat ka sa facilities. Sige po. Wala akong pakialam kung ano pa ang kalang desisyon. Ba't papagurin ko? Ba't ako inalis dun? Ba't ako nilipat dito? Ba't ako ginanyan? Siguro may nagsumbong. Siguro. Why do birds suddenly appear? Ba't mo papagurin ang sarili mo? Okay? Ang maganda, kung saan ka nandun, gumanda yung lugar kasi kung talagang magaling ka, kung saan ka itapon, gaganda yung lugar. Am I right? Doon lang ako. So, trabaho ko. I told you, I don't charge my company ng overtime. I work the best. Noong Thursday, doon si Mark, yung kasamahan ko sa trabaho sa Sprig. Alam mo, boss? Tawag niya sa akin, boss eh. Alam mo, doon ako, hirap na hirap ako eh. Ito nga ginawa ko, sabi niya. O anong ginawa mo? Eh, nirepresent ko ang Panginoon. Tama ka. Eh, alam mo, boss, baka kami pinag-uusapan ka pa eh. Tinatanong nila, hindi sila makapaniwala na ikaw nag-resign ka para sa church. Eh, ang ganda na ng trabaho mo. Sabi ko, actually, inalok nila ako. How much will your church pay you? We will double your salary. Sabi ko, wala ho kaming sweldo. Galit na galit si Billy Reino. Bakit? Kasi I was trained to do the job and no one can do the job better than I do. Ako, aalis ako. Pilay sila. Boss, ganyan din nangyari sa akin. Inalo ako ng Mrs. Dries. Ito nangyari. Oh, inalo ka rin. Oh, dodoble hindi daw yung sweldo ko. Eh, anong ginawa mo? Eh, nag-resign pa rin ako dahil kailangan ni Pastor Fajardo dito. Butin lang, narinig ko yung testimony mo. Sabi ko, yeah. Yun lang yun, Mark. I'm happy. You see? Nung malipat ako dito, sabi ko nga sa inyo, kami ni Faye, wala kaming kaalaman sa school. Si Faye nasa Dynetics, ako'y nandito sa Sprague. Eh, akalaan mo bang naging teacher kami? Sa kami kukuha ng dunong? Sa Diyos. Anong gagawin namin? Oh, ang alam ko lang, you're talkative, ha? Shut up. You go to the flagpole. Stand there.
Pero can you just imagine? 34 years na ang GTBA. 34 years na akong full-time. And GTBA is one of the most revered church school. One of the most revered. Kasama si Ruby nung Thursday sa meeting. Ewan ko si Alex. Okay? Eh, si Pastor Sauco po ang chairman dito sa Metro Manila. Ano po masasabi nyo? Kamote naman talaga to si attorney. Oh. Sige na, oh, di sinabi ko, ito gagawin natin. Iikot tayo. Sabi ni Pepat, nako pastor, naalala ko yung sinamahan mo ako sa Mindanao. Sabi ko, ma'am, yung driver natin, MILF yun, ma'am. Okay? Kinuha ko kasi I want to secure you. Uulitin natin yun, ma'am. Pupuntahan natin. Sabi ko kasi, we will try to secure you when you're in Mindanao. As long as God gives us the grace. You see? Anong alam ko sa ministry? Anong alam ko sa education? Isa lang alam ko. Kung ano bigay sa akin, gagalingan ko. Whether gusto ko yung kasama o hindi, ako hindi ako kagaya ni Brin. Si Brin, iba yan eh. Nung malaman si Meljun ang kasama niya sa learning center, eh, tuwan-tuwa si Brin. Sabi ni Brin, si Meljun, blessing sa akin yan. Iba yan. Oh. Ay. Oh. Si Yen, ang partner niya si Manny. Hindi na si Manny? Walang partner si Yen? Ay, di ba sila sinasagot? Ang partner pala ni Manny, si Josie. Pero Josie, hindi siya yung nakita ko sa burger machine. Ay! Hindi siya yung nakita ko dun. Iba. May letter O. Sila pa yung kasama sa learning center. Okay? Oh. Ay, sasabihin ko sa iyo. Yung mga yan, gagalingan nila. You see? Kasi sila, kahit sino maging kapartner, dahil gawain ng Diyos, hindi issue yan. Okay? Ganun kami. Oh. Sabi ni pastor sa akin, huwag ka na mag-drive. O, di huwag mag-drive. Sabi niya, oh, huwag ka na magturo ng Sunday school. Di huwag magturo. Hindi na ako nag-isip, bakit kaya? Uy, ba't tinanggal ako ni pastor? Oh, wala, hindi na ako nagtanong. Oh, diyan ka lang. O, di dito lang ako. Mataasarin ko sarili ko. Ba't mabibilisin ko yung utak ko? Ba't ako inalis? Anong nagilan? Meron bang lumakad para alisin ako? I will not tire myself. Why? Faith is taking God at His word. Inalis ako. Ano sabi ko kay Ellen? Parang wala nang tiwala ang Diyos, yung pastor sa atin. Ha? Balik na lang ako sa Sprague. Alam mo sabi ni Ellen? Nag-full-time ka. Humawa ka na dyan eh. Humawa ka na sa Araro. Aalis ka. Ano sasabihin ng mga tao sa iyo? Okay? O sige, ito gawin natin. Soul winning tayo. Bumabot kami kinamalu. Bumabot kami doon sa may Aurora. Di soul winning kami. E di ang daming nadala. Biglang mamay ang konti. O, balik ka na sa zona. Life is a test. Life is a trust. Okay? You don't second guess people. Kasi walang mangyayari sa iyo nang walang pahintulot ng Diyos. Okay? Tignan mo sabi ng Genesis 50:20, ha? Genesis 50:20, napakagandang talata nito. Pag ito na iniyakap mo, hindi ka ma-insecure, hindi ka mag-iisip, hindi ka gagawa ng mali. Genesis 50, verse number 20. Ano sabi rito ng Panginoon, ha? Genesis 50, kahit may magbalak pa, magplano pa ng masama, ano sabi ni Joseph? Sa inyo, ginawan niyo ako ng masama. Naglagay kayo ng mga patibong. Pero gagamitin ninyo siyan sa ikabubuti ko upang maraming mga tao ang maligtas sa araw na ito. Anong ginawa ng mga tropa? Anong ginawa ng kapatid niya? Yung sampu, hindi kasama si Benjamin. Patayin na natin yan. Kayabang yan. Sabi ni Reuben, huwag natin patayin. Itabon na lang natin sa balon.
Sabi naman ni Judah, o yan o, ibenta natin dito. Binenta sa Ishmaelites, naging katulong ni Potiphar. Okay? Nung makita naman siya ni, nung asawa ni Potiphar, araw-araw sumasayo yung asawa, ayaw niyang patulan, hindi ko pwedeng gawin yan. How can I do this great wickedness and sin against you? Against God? Hindi ko gagawin yan. Kanulong siya, nung nakulong siya, yung prison house, pinagpala. Bakit? Kasi sa loob ng kulungan, doon niya makikita yung magdadala sa kanya sa palasyo. E kung pumalag si Joseph, lumaban! Ang bihira naman ng Diyos, ang bait-bait ko, wala akong ginagawa, nilagay ako dito. Hindi. Alam mo, sabi ng Diyos, dadaling kita sa aking palasyo. Tumiwala ka lang sa akin. Ako bahala sa iyo. At nandun yung butler, na-meet niya. Nakalimutan pa nga siya. Nung ang pero na naginip, walang maka-interpret. Sabi ng butler, may kakusam nga pala ako doon. Ang galing! Ay may patawag! Na ipinatawag, sabi ng pero, walang kagaya mo na ipinananahanan ng Holy Spirit. Ikaw na yan! Nakarating sa palasyo. Bakit? Even if people will join forces to destroy you, the God of the Bible will do something better for you. Huwag kang mangamba. Kasi you're not just living here. You're living in eternity. Eh, nung malaman kong parang naiskam ako eh, parang gusto kong tagpasin tong yung mag-asawang nanloko sa akin. Pero I let God. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Pera lang yan. Okay? Pera lang yan. In the kingdom mindset, motives matter. Tatandaan mo, okay? Anong motibo mo? Okay? Anong motibo? Kanya nga sabi ng Colossians 3:1-3, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on the things on the earth. Bakit? Your motive should be clean. Araw-araw, you're gonna have choices. The decisions why you are doing that. Okay? Kanya sabi ko sa inyo, huwag kang magpapakitan tao. Kasi pagka nagpakitan tao ka, I'll tell you, wala ka ng reward. Matthew 6:1, mag-ingat ka. Sabi ng Matthew 6:1, huwag kang gagawa ng mabuti para makita lang nila. Kapag wala kang reward, pagpakitan tao. Pakitan taong nagsamba ka, pakitan taong nagbigay ka, pakitan tao pag-aakay mo ng kaluluwa, pakitan tao. At pagka merong hindi sinagutan Diyos sa iyo, wala ka na. Pakitan tao yan. Tapos ka. Wag. Wag. Piliin mo na kahit di mo naiintindihan, I will glorify God. I will still glorify God. Okay? How many times I told you? Di ba? Sabi ni Ellen, ayoko nang makita si pastor. Tinutulungan na natin, nagagalit pa sa atin. Sabi ko, no, it's just okay. Hurting people will hurt. He's hurting. Okay lang yan. Basta, ayoko na. No. One day you're gonna see the result. Nung Thursday, nung paalis na si pastor kami, aba si Ellen tsaka si pastor, nagbeso-beso pa. O, ingat ka Ellen ha. Pag tinitignan ko yon, sabi ko, kung pinakinggan ni Ellen yung feelings niya, kung pinakinggan ni Ellen yung sa tingin niyang parang mali, eh hindi lalapit si Ellen daon. Hindi lalapit, hindi mapapagod yan na magluluto ng toko ang may baboy na may tawse na bibigay kay pastor. Hindi mapapagod yan na magpabili kay Ebet ng mga isdang sariwa para iluluto kay pastor. Hindi mapapagod yan na mag-isip kung anong gagawin. Ano na mailuluto natin kay pastor every Thursday? Okay? Bakit? Motibo. Motibo. Okay? Tanong ko sa iyo. Okay? Bakit ka nagpipray? Bakit ka nag-worship? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Bakit mo sinusunod ang Word of God? Bakit ina-apply mo? Ano ang motibo mo? Okay?
Bakit ka nag-aakay ng kaluluwa? Bakit may bisita ka? Bakit ka loyal kay pastor at sa Panginoon? Dahil ba sa pride? Dahil gusto mong palakpakan ka? At pag hindi ka napalakpakan, titigil ka? Has giving simply become another money game? O ba kanya ka nagbabasa ng Bible? Kanya ka nag-spend time every day? Kasi gusto mo maging tama ang motibo. Lord, pwede po ba itama mo nga motibo? Gusto ko hong umawit eh. Sana ang makita kayo. Gusto ko sana magbigay, pero gusto ko sana ikayo makita. Hindi po dapat mali motibo ko. Okay? Hindi dapat ganito. Kanina si Ellen pumunta sa bahay. Ay, Dad! Nakabit mo na yung botay? Yeah. Kasi siya lang naglalagay ng botay ko eh. But this day, Samantha helped me. Sabi ko, Samantha, where's your tita? She went ahead. Okay, can you please help me? Can you fix my bow tie? I'll teach you how. Kinabit ni Samantha. Pagdating ni Ellen, sabi niya, oh, nakabit na! Samantha helped me. And I like it. Sabi ko, Sammy, thank you, ha? Yes, Pastor. I cannot believe you're 20 years old na. All I thought that Sammy that I knew was a little child. You see, now you're fixing my bow tie. And I thank God for that. Why are you nice? Bakit ka nagsaserve? Ba't naging staff ka ng GTBA? Bakit? Anong motive? Why? Ako, simple lang. I just wanted to serve God under my pastor. I would like to be a blessing to him. You see? Sabi ko nga sa inyo, nung mawin ko si Malu, 1991, wala si pastor. Sabi niya, pastor, sabi ko, hindi ako pastor. Si Pastor Fajardo. Kanya pag nagba-Bible study ako, dala-dala ko yung picture ni pastor. Ito po ang pastor natin ha, si Pastor Fajardo. Oh, dahil matagal si pastor na nawala, ang daming nadadagdag. Ito po yung mukha ng pastor natin na kuya lang po ako dito. Kuya. You see, kanya yung nawi namin. Nawi namin sa Panginoon. Bunga ni pastor yun, hindi akin yun. Sa iyo ho yan. Oh. Kanya nang dumating si pastor, nagulat siya. Si Malu na hindi niya kilala, binigyan siya ng tutulugan na titirhan isang pinto ng apartment na merong 2 bedrooms or 3 bedrooms na merong bathroom na malalaki at merong garahe sa 407E. Okay? Why do we tell ourselves? Bakit inakay namin yan? Hindi ko nga alam na maraming blessing yan. Hindi ko alam. Basta ako, knock on doors, win souls, yun lang. I just want to be obedient to God. I just want to be a blessing to my pastor. I just want to use my time, talent, treasure by doing what God would bless. Yun ang pinakasimple. Kasi kung gagawin ko, Lord, pwede ba pagpalain mo itong ginagawa ko? Hindi ko nagagawin yun. Pupunta na ako sa pinakamadali. Titignan ko sa Bible, ano pagpapalain? Tanong ko sa iyo, pagpapalain ba magpray? Pagpapalain magbasa ng Bible? Pagpapalain ba magpatawad? Pagpapalain ba magbigay? Pagpapalain ba mag-akin ng kaluluwa? Eh di yun na gagawin ko. Wala pa akong hirap. Ang itatama ko lang, motibo. Motibo. Okay? Motibo. Kaya pagtutulong ka, mapapagod ka. Oh, kanina, nagpaalam si Wilson tsaka si Nelia. Pastor, kami na ho maghahatid kina Joey. Ayoko, salamat. Oh, sabi ko, Joey, pag si Nelia, inalagaan ka niyan, ipagluluto ka pa niya ng hipon. Kagaya ng pagluluto niya sa mga misyonaryo. Talaga po, Kapampangan, may Kenny, manyamang Kenny yan. Hinatid nila sa tundo. E tumawag pa si Wilson kahapon, Pastor,
Kasi si Joey, sino yun? Yung sa Toyota, ay oo. Eh gusto daw magpabaptize. O, sinabi ko na naman kay Pastor Darlucio. Eh okay po, sabihin ko okay na, o pupuntahin mo. Eh lalagay ko ho rito, bawal yung nakapantalon. May mapabaptize pa lang, ang dami ng requirement ni Wilson. Gusto niya, dapat hindi daw nakapantalon, dapat nakapalda daw, ganito, ganyan sabi ko. Ayaw mo muna siya. Pupuntahin mo na lang. Ibabaptize pa naman natin. Ibabaptize pa lang, gusto ni Wilson, may standard na. Sabi niya, kailangan kagaya ni Nelia to. Ngayon, hinatid nila sa tundo. Tanong, anong motibo nila? Magkapera? Hindi. Ang motibo nila, maging blessing sa ministry. Alagaan yung mananampalataya. Meaning, pag tama ang motibo mo, hindi mo iindihin, hindi pa nga may nakain eh. Hinatid nila. Bakit? Ang tawag doon, servant's heart. Ang tawag doon, Christ first, not me. Anong motibo mo? Di ba? Anong motibo? How to set my affection for eternal dividends? Not only motives matter. In the kingdom mindset number 2, main key is faith. Kaninang umaga, faith din ang pinag-usapan natin, di ba? Ngayon, titignan naman natin din ulit ang faith. Pero ibang bagay ito. Okay? Alam niyo po, napapalibutan tayo of what we can see, what we can hear, what we can touch. Okay? How then do we begin to live for what we cannot see, what we cannot hear, what we cannot touch? Paano ka mabubuhay for eternal things? Eh, hindi mo naman nakikita. Eh, kung yung nakikita mo nga, nahihirapan ka. Yung narinig mo nga, nahihirapan ka. Yung hindi mo nahihipo, nahihirapan ka. Eh, dahil sa eternal things, how? How? Mahirap po yan. Pero kailangan po natin ang susi. At ang susi dyan, mamuhay sa pananampalataya. Ano sabi ng Hebrews 11:1? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pag walang faith, kahit may family ka, mawawasak yan. Pag walang faith, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, masisira. Pag walang faith, mahihirapan tayo. Dapat may faith. The things we do for God, the things we do for God in His kingdom are everlasting. Ibig sabihin, gagalingan ko habang nagtatrabaho, nagnenegosyo, nag-aaral, kasi alam ko hindi ako magkakamali. Naalala mo yung sinabi ng Colossians 3.23? Ano sabi ng Colossians 3.23 and 24? Okay? Ano sabi ng Colossians 3.23 and 24? Okay? Tignan niyo po ha. Ano sabi ng Word of God? Okay? Colossians 3, ano man ang ginagawa mo, nagsasaing, naglalaba, naglilinis, okay? Tumatawid, naniningil, okay? Nautusan, receptionist ka, okay? Nag-aalaga ng apo, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng tao sa puso sa Panginoon, hindi sa tao. Bakit? Verse 24, sapagkat nalalaman mo sa Panginoon, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Gagantimpalaan niya yung katapatan mo kasi nagsaserve ka sa Panginoon. Kanya nung maintindihan ko to? Habang nag-aaral ako, kasama ko ang Diyos. Habang nagtatrabaho ko, siya yung partner ko. Lord, gagalingan ko. Kahit sino pa yung supervisor ko, kahit sino pa yung manager ko, kahit anong department pa ako ilagay, I am going to serve Christ through my boss, through my company, through my college, through anybody. Okay? Sino man na maging leader ko, naging leader ko si Tony Bellesa, naging leader ko si Donglo, naging, you know, I serve. Wala akong pakialam sino man ang leader ko. You know why? I do it heartily. Sino man ang ilagay, gagalingan ko because I serve Christ. I have faith. Okay? Ano sabi? The substance of things hoped for, the evidence. Ang keyword dito, confidence and assurance or conviction. Okay? The things hoped for. Okay? Confident ka.
ang faith mo is based on truth. Okay? Nakabasalalay sa Word of God. Not on vague aspiration. We know that God is good. Is God good? All the time? Kahit nawalan ka ng trabaho? Kahit di ka binayaran? Kahit hinigpitan ka? Kahit wala kang masingil? Kahit namatay si Richard? Is God good? He's good. Am I right? He's always good. Kasi kung walang Diyos, it could have been worse. Tama? Isipin mo na nabuhay ka, walang Diyos, saan ka hawak? Tama? Madedepress ka. Ilulubog mo sarili mo sa alak o sa drugs. Tama? Tapos yung negosyo mo, magtitinda ka lang per gramo. Tapos, papasok ka sa mga scam. Tapos, mangungutang ka. Gagawin mong co-guarantor, Dr. Jenny Hirolaga. O kaya, Didit Baon. Para sila pepestehin, para kulitin. Di ba? We know that God is good. We know that Christ has defeated death. And Christ has broken the door to that eternal world that we live based on that. Maaaring nagsaserve tayo in an invisible world, but we see the world with our hearts. Lord, andito ho ang puso ko. Kanya sabi ng Bible, sa Hebrews 11:6, pag walang pananampalataya, hindi ako malulugod. Okay? Dapat paglalapit ka, maniniwala ka na nag-exist siya. Maniniwala ka na siya'y good. Bakit? Gagantimpalaan niya kasi matyaga kang nag-iintay. Ano sabi ng verse 39? Okay? Tingnan mo ha. At lahat sila nagpatotoo sa magitan ng palataya nang hindi nila natanggap yung pangako. Meaning, may mga tao sa Bible, they did not receive the promise. And yet, they give glory to God. Bakit? Yung iba ho, hiniwa mula dito pa ganyan. Yung iba'y pinutulan ng ulo. Ang ilan ay pinako pati warik because of faith. You see? Naalala si Stephen, tama? Sa Acts chapter 7, siya'y pinagbabato hanggang mamatay. At si Saul, naroon sa paanan ni Saul, nilagay lahat ng damit ng mga taong bumato kay Stephen. Si Stephen habang siya ay binabato, tumitingalala sa langit habang binabato. Tignan na nga natin, Acts 7. Tignan mo ha? Tignan mo yung Acts chapter 7. Okay? Acts chapter 7. Napakaganda nito. Okay? Anong sabi rito? Sabi rito sa verse number 51. Okay? Ye stiff-necked and uncircumcised in hearts and ears, you always resist the Holy Ghost. Kagaya ng mga tatay ninyo, tinatanggihan. Verse number 52, na yung mga propeta ng inyong mga ama, pinersecute nyo. Okay? Na kung saan pinagpapatay nyo sila. Okay? Verse 53, tumanggap sila ng kautusan sa dispensation at hindi tinanggap. Verse number 54, at nang marinig na ito, sila'y pinaghihiwa sa kanilang puso at sila'y naggalit ang mga ngipin. Verse 55, but siya, punong-puno ng banal espiritu, ay tumingala at nakita niya ang kaluwalhatian at nakita niya si Kristo nakatayo. Hindi nakaupo, nakatayo. Nakita ni Stephen. Verse number 56, at sabi niya ganun, nakita ko yung langit bumukas at ang anak ng tao nakatayo. Okay? Verse number 57, at sila'y umiyak ng pagkalakalakas at tinakpan ng tainga at sila'y tumakbo sa kanya with one accord. 58, at siya'y pinagbabato. Okay? Pinagbabato. At ang gamit ay nilagay kay Saul. Verse 59, at pinagbabato si Stephen habang siya'y tumatawag. Ano sabi ni Stephen? Lord, receive my spirit. Imagine, binabato ka na, pinapatay ka na, ang focus mo si Lord. Lord, pauwi na ako. Tanggapin mo na ako. Okay? Verse 60, at siya'y lumuhod at umiyak, Lord, huwag mong ilagak sa kanila ang kanilang kasalanan.
Huwag kang magalit sa kanila. Imagine, binabato ka, nagpatawad. Amen? Bakit? Nakita niya si Kristo. Kanya pag nakita mo si Kristo, mawawala muhi. Mawawala galit. Mawawala tampo. Ano sabi? At pagkatapos siya ay natulog. Hindi natulog ha, meaning siya ay namatay. Nakita mo ang kapangyarihan? Binabato ka na. Tama? Hinihiwan, binabato ka. Ang sakit nun. Tama? Faith is dumb to discouragement. Faith is blind to impossibility. Faith! Lord, kung gusto nasisihin, bakit? Pasalamatan ko lang dahil kung hindi nila ako binato, hindi kita makikita. Kung di mo ako binato, hindi kita makakasama. Kung di mo ako binato, hindi nila ako pinatay. I will not be able to go to heaven. Kanya hindi ka dapat magalit pag may nang aaway sa iyo. Am I right? Alam mo, pag binabasa ko to, napapakamot ako ng ulo. Siguro kung ako yon, di ba? Naku po. Uwayin ko yan. Di ba? Hindi. Having obtained a good report through faith, received not the promise. Verse number 40. God, having provided some better things for us. Tingin mo ha? Maaring hindi mo makuha yung maganda. Pero sabi ng Bible, meron akong better things for you. That they without us should not be made perfect. Pag merong hindi binigay ang Diyos sa iyo, pag meron kang hindi nakuha, isa lang ang pag may faith ka, God has something better for me. Something beautiful. Something good. In other words, itong mga taong ito, they were not after earthly rewards. Kasi hindi nga lang natanggap eh. Tama? Namatay, they didn't receive the promise. They understood that God had planned something better. Something better. Or elsewhere, yung writer ng Hebrews makes some point that there was no earthly reward for these people, yet it was all right with them. Bakit? Kasi naintindi nila, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The heavens open gate. And I can't feel at home in this world anymore. They were foreigners and strangers. They were longing for a better country that is heavenly. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He had prepared a city for them. Pag nahihirapan ka ba? Pag meron ka bang unanswered prayer? Pag may nakita kang kasama na nauna sa'yo, na promote at ikaw ay hindi? Mas faithful naman ako dito eh. Mas marami nga ako na akin na kaluluwa. Mayroon ako muna baptized pa eh. Tapos siya, meron? Hindi na nga ako kakanta sa choir. Magre-resign na ako sa GTBA. Hindi na ako magtuturo. Nilipat-lipat ako. Sobra naman. Ay, si Alex nga tsaka si Marisa, tinanggal kong principal. Hindi mo nakitang umangal? Bakit? Because God prepared something better for them. Kasi iyahan lang makita na yung administrator, yung principal, estudyante nila dati. Am I right? Tapos ikaw, ba't naman ito pinari sa akin? Ano ba yan? Look at what did to these people, right? Hindi ka dapat ma-insecure. Hindi ka dapat manguluntoy. Hindi ka dapat maisip na, ba't inalis ako? No. Hebrews 11:13, ano sabi? Lahat sila'y namatay sa pananampalataya, hindi natanggap ang pangako. Pero nakita nila, at naniniwala sila, at tinanggap nila, at nagkumpisal sila na sila'y estranghero at foreigners on earth.
Nakita mo, sabi ha? Namatay, wala answered prayer. Namatay, walang bahay. Namatay, walang kotse. Namatay, wala nabiling property. Namatay, lugi negosyo. Pero namatay in faith. Am I right? Namatay in faith. Hindi nakamta ng pangako. Pero nakita na, natanong na sa malayo, taga-ibang lupa kasi kami. We're foreigner and stranger. Ano sabi ng verse 14? For they that such say such things declare plainly that they seek a country. Hindi ang lupa ang bahay namin. Verse 15. Kung kami ang naalala namin ang lupaing pinanggalingan namin, ay nagkaroon sana kami ng mabuting pagkataon upang bumalik. Verse 16. Pero hindi eh. We desire a better country that is heavenly. Kanya ang Diyos ay hindi nahiya na tawaging siya Diyos nila, sapagkat naghanda siya ng mas magandang lugar. Ano sabi ng verse 17? Sa pananampalataya, nung si Abraham ay sinubok, ibinigay at inoffering si Isaac, at kanyang tinanggap ang pangako, ay siya'y naghandok ng ganyang buktong anak. Alam nyo, I'm highly motivated by the idea of being a kind person of whom God is not ashamed to be called His master. Pag sinabi mong ikaw ay tagasunod ni Kristo, ang Diyos ba'y bibilib, maluluwalhati sa klase ng obedience at life na meron ka? O baka sabihin, alam mo, si God, God ko yan eh. Sabi ng Panginoon, weh, God-God ko dyan, reklamo ka. God-God ka dyan, ingitero ka. God-God ka dyan, hindi ko lang sinagot yung prayer mo. Nagdabog ka, hindi ka na naging faithful. God-God ka dyan, nagkasakit ka lang, nagreklamo ka na. Dapat, willing ka to look upon yourself na bumisita ka lang sa planet na ito. Your home and my home is in heaven. At kagaya ng dinescribe ng chapter sa Hebrews na to, you must be longing for your home country. Philippines is not your country. Your country is up there in heaven. Kakaingit nga si Richard. Kasama niya na ang Panginoon. Nakita niya na si Bill Anderson. Nakita niya na si Pastor Johnny Galera. Nakita niya na sina Fred Nall. Nakita niya na si Haddon Spurgeon. Nakita niya na si D.L. Moody. Nakita niya na si Fred Donaldson. Nakita niya na yung mga nauna sa atin. Nakita niya na. Dapat ang longing natin is for the city that God has prepared for us. And it is that city that gets your best attention here. Your best service, kanya mo gagalingan kasi doon mo pa dadala. Nagsaserve ka for Christ. Gagalingan mo. Kanya kung may pinakamagaling na doktor, ikaw kasi papunta ka doon. Lahat ng ginagawa mo mayroong eternal dividends. That's why when I was working as a staff ni Pastor Fajardo, walang clothing allowance. Sa trabaho namin meron. Walang pag-ibig. Pinapirma pa kami ng kontrata. Nakalagay doon, ako ay kusa na magtatrabaho. Ito ay gratis et amore. Wala akong inaasahan ni singkonduling. Affix my signature. Pinanotaryo. Sabi ko, meron yan o wala. I will serve. Oh. Uuwi kami. Walang pera. Walang support. Wala akong, hindi ako naghanda eh. But we did our best. We don't work for money. We work for God. Bakit? I have a forever focus. Okay? I live by faith, not by sight. Yes, walang pera. Yes, kapos.
Utusan ni Pastor si Rene, si Jacinton, bumili kayo ng CR. Saan pupunta? Second hand. Bumili kayo ng ganito. Ano bibilin? Second hand. Kasi yun yung best namin nun. Thirty-four years. Nagsimula kaming wala. Dahil may faith, may pagsunod, hindi umangal, hindi naghanap. Nalugod ang Diyos. All that God wants to do in your life and in my life, gagawin niya kasi meron kang faith. Ang faith ay parang mainspring ng relos. Pag wala yung mainspring ng relos, wala kang relos. Okay? Pagay ng mga relos ni Moreng, mga relos niyan, sa Dubai pa binibili. Yung Rado, yung Ferrari, iba to. Oo. Nahilig mag-alaga ng relos, Sopio. Ang susunod niyang bibilin, Panera. Tapos susunod, Rolex na yung tigto 2 million. Pinag-iipunan niya. Para pag nakasakay siya sa Pan-America, mas maganda yung laro niya. Everybody has faith. Kahit ang atheist may faith sila na there is no God . Ang pagkakaiba lang, saan nakatokos ang faith mo at yung amount ng faith na meron ka. Okay? Again ha, sabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing. So how do you get more faith? You get it by listening. You must have hope. You need to expect. You need to see the future through faith. That's why I always say, 5, 10, 15, 20 years, nasan ka? Nandito ka, that's the starting point, pero humahakbang ka sa pananampalataya, sumusunod ka, kasi sabi ng Bible, ito gagawin mo, nasan ka 20 years from now? Are you better? Are you a blessing? You see? Ano? I told you, we started with faith. We started with nothing. Okay? Naintindihan ko yung katotohanan. Nothing, nothing, nothing. I am nothing without God. I am nothing without the faith. I am nothing without obedience. So pinili kong sumunod. Tingnan mo sabi ng Mark 11:22 and 23. At sinabi ni Kristo, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Verse number 23, sinasabi ko sa inyo, ang sino mo magsabi sa bundok na ito, ikaw ay maalis, ikaw ay matatapon sa dagat, huwag kang magdududa sa iyong puso, maniwala ka, mangyayari yan sapagkat hiningi mo sa may pananampalataya. Mga kapatid, listen. God never sleeps. He's always working. Always moving people, always moving event toward the culmination of His great purposes. Maraming tao ngayon, they don't believe in miracles. They might say, alam mo, ang Diyos ay kumikilo siya in the course of natural event. But if they ever recognize it happening, they will be taken by surprise. At maraming mga Kristiyano, they don't live with a sense of godly anticipation. Faithlessness is a self-fulfilling prophecy. Pag wala kang faith, pinakamiserable ng tao ka. Kahit may pagkain ka. Kahit maganda yung bahay mo. Kasi wala kang faith . Okay? Naalala niyo sinabi ko sa inyo? Mark 13:58, at hindi siya gumawa ng mga dakilang bagay kasi wala silang pananalig. Wala silang pananampalataya. We don't have because we don't ask. We don't have because we don't expect. What do you expect in life? Okay? Your daily time with God should fill your spirit with the readiness to see Him in action. Lord, alam ko gagawa ka. Kanya nga nung ako'y dapan-dapa, kinakanta ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
kung ako'y magtatapat at ako ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Pagka nakafocus ka sa Diyos, makikita mo yung issues of eternal significance playing out in natural circumstances. Hindi. May nagpapaikot niyan, meron Diyos, pinanonood niya yung attitude ko. Okay? Kanya nga dapat, pag nakita mo yan, you should be led to pray even more. You should believe God even more. Kasi, alam kong merong ginagawa ang Diyos. Hindi ko lang ma-pinpoint eh. Okay? The life of believers in the kingdom mindset is a life of daily faith that something wonderful is just around the corner. Darating yan. Ibibigay sa akin yan. With God, it's always true. Okay? Alam mo kung bakit? Ephesians 3:20. Sa Kanya, kaya niyang gumawa ng exceedingly abundant. Tingnan mo ha, superlative lahat ha. Exceeding na, abundant pa, above pa. Above. Lubhang sagana, higit sa anumang hinihingi mo, anumang iniisip mo, hindi ayon sa World Bank, hindi ayon sa IMF, hindi ayon kung sino ko po sa USA o sa Malacanang, kung di ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. So ano makikita natin dito? Para tayo magkakaroon, faith life is a life of obedience. Dapat marunong ka sumunod. Ang dami mo ng utos eh, hindi ka pa nasunod. Di ba? Sabi ng Bible, oh, kayo mga babae, ganito dapat ang isuot nyo. Modest, modest. Okay? Oh. Oh, huwag kang lumapit dyan. May asawa yan. Oh, wala ka pa. Nag-aaral ka pa lang. Kinder ka pa lang. Huwag ka muna magpaligaw. Aral muna. Ang dami ng utos eh. Di ba? Sumunod na ba tayo? Ano sabi ni Hebrews 11:8? By faith, Abraham, when he was called to go out of the place which he should receive for an inheritance, obeyed. At hindi niya alam kung saan siya paparoon. Sumunod lang. The simplest definition of faith is obedience. Ang faith is not a mental attitude. It is not a psycho-cybernetics. It is not psyching up yourself for wishful thinking. Sabi ni siyang train, papanik siya eh, papanik. Sabi ng train, I think I can, I think I can, I think I can. I thought I could, I thought I could. Hindi ko huminamalit ang positive attitude. Naniniwala ko dapat meron tayong positive mental attitude. Pero dapat hindi ka positive sa attitude mo kasi positive ka. Dapat positive ka kasi alam mo mangyayari yung sinabi ng Diyos. Positive thinking is just thinking of what you want to happen, not what God wants to happen. Okay? Kasi sa Diyos, pag meron kang niyakap sa Kanya, may iiwanan ka. Okay? Having faith in yourself and your circle of influence, not actually in God. Faith is simple obedience. Pangalawa, faith is a life of trust. Nagtitiwala ka, Lord, hindi ko alam kung mabubuhay pa kami bukas. Pero magtitiwala ako sa iyo. Faith is trusting the Word of God and the character of God. Not yours, not anybody. Maraming tao pwedeng mangako, pero ang pangako ng tao, wala. Ang Diyos, He does not have to swear anybody. His word is enough. Sapat na. God's word is enough. Ano sabi ni Hebrews 6:13? Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibasay hindi siya may panumpa sa anumang lalong dakila, ipinunumpa ang kanyang sarili. Verse 14, at sinabi, katotohanan, pagpapalain ko at pagpapalain kita. At pararamihin kita ng pararamihin. Verse number 15, so after he had patiently endured,
He obtained the promise. Ito problema natin. Pagka positive thinking lang, hindi ka mag-endure patiently. Eh yung patient lang, mahirap na eh. Tama? Mag-endure pa? After he patiently endured, after he waited, hey Siri, I'm not talking to you. He endured patiently. He obtained the promise. Kaya mo magtiis? Kaya mong pagtawanan? Kaya mong gumulong? Kakayanin kasi may Diyos. I told you, in the darkest moment of my life, I was scorned, laughed at. People looked down on me. Pinagpagkulang. Bumalik lang ako sa pangako niya. Diba sabi mo, Lord, pangako mo sa akin, ipaglalaban mo ko. Tutulungan mo akong tumayo. Eh, ikaw nang bahala. Kung kailan, andito lang ako. You know my address. You know my number. You know everything about me. You know whom to call. You know whom to move. I yield to you. I submit. God has something better. God has something better. Nilagay ni Abraham ang kanyang tiwala sa Diyos. At sabi ng Bible, chapter 3 verse 6, at kahit na si Abraham ay nanampalataya sa Diyos, ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Ibig sabihin, pag patiently you endured at naniwala ka, katwiran. Meaning, wow. Can you wait? How long can you wait? Can you endure patiently? Habang iba'y napopromote, habang iba'y nagtatagumpay, habang iba, hayagan! Ano ka, pasimba-simba ka pa. Kami o, tama, wala! Maghihintay pa rin ako sa Diyos. Hindi ako magmamadali. Bakit? His grace is sufficient. So that the power of Christ may rest upon you. Para pag tinignan ka, di ba dapat patay na yan? Di ba binauna natin yan? Hindi ba? Bakit nahinga pa? Bakit buhay pa? Madiskarte kasi? Yun ang nasasabi nila. Eh kasi si Joey madiskarte. Bonnie, diskarte ba to? Hindi ba pwedeng sabihin kamay ng Diyos yan? Hindi ba pwedeng sabihin kahabagan ng Diyos? Hindi ba pwedeng sabihin napansin tayo ng Diyos? Kanya kung magpapapansin ka, sa Diyos na! Okay? At ang papansinin niya, faith. Ito pa. Faith life is a life of dependence on God. Hindi sa trabaho, hindi sa negosyo, hindi sa ate, hindi sa kuya, hindi sa kakilala, sa Diyos. Faith never depends on self, but on God who is the greatest of all. Walang tiwala sa sarili. Kanya nga si Abraham, naniwala na magkakaroon siya ng anak. Oh, tingnan mo, Genesis 21:5. At ang si Abraham ay 100 taon, ipinanganak si Isaac. Abay, lipas na. 100 years old. Si Sarah, 90. Ilang menopause na yun? Oh, isipin mo, physically speaking, tama? 90 years old si Sarah nung mga anak. Eh kung magpapadede yan, panis na yung gatas. 90! Amen? Wala na eh. Powdered milk na. Pero hindi. Problema ng Diyos to. Alam mo kagandahan?
pag dependent ka sa Diyos, ikaw at ako, you can count on God because He always keep what He promised. Pag pinangako niya, mangyayari. Walang pwedeng mag-akusa sa Diyos of Him turning back on His word. God's character ang foundation ng kanyang pangako. Wala kang makikitang record that God failed in any way. Wala. When God says it will happen, kaano mang ka-imposible yan, it will surely happen. Not my way, not your way. Okay? Kanya nang tumayo tayo ulit? Not my way, God's way. Inalis niya yung yabang. Inalis niya yung aasahan. Inalis niya yung mga taong sinandigan. Sabi nila, wala na. Tingnan mo, oh, mga Muslim na yung mga teacher dyan. Wala na yan. May pupunta sa labas. Wala na kayo mananakaw. That is why we call it miracle. A miracle is a miracle. It happens the way, the time that God wants it to happen. Paano pag ibinuhos ng Diyos, wala ka na? Paano pag sasagutin ng Diyos, tumalikod ka? Paano pag ipadadala, inanamlay ka? Most of the time, miracles happen when you least think it is possible at the time you seem hopeless. Yung bang, may pag-asa pa bang magbago asawa ko? Kanya, kailangan mo ng miracle. May pag-asa pa ba yung anak ko magbago? Kanya, kailangan mo ng miracle. Yung parang mawawalan ka na ng pag-asa, parang mawawalan ka na at gusto mo nang bumaliktad, gusto mo nang sumuko. Tatandaan nyo, sinabi ko kanina, time is not problem with God. Tayo, we're affected by time. Tama? God does not run out of time. Hindi mo siya pwedeng madaliin. You cannot rush Him. You and I just have to believe and wait for God's way, God's time, not ours. Remember what I told you? Diba? Sabi ko sa inyo kanina, diba? He waited patiently and He patiently endured. Everything is beautiful in God's own time. Kanya, kung gusto mo na something beautiful, intay ka sa Diyos. Patiently endure. Nothing pressures God, not any situation, not any moment. Ibibigay niya sa iyo yan. Kailangan lang may faith. Ano sabi ni Hebrews 6:18? That by two immutable things, God, it was impossible for God to lie. Hindi siya pwede magsinungaling. Kanya meron tayong strong consolation. Pwede tayong tumakbo sa Kanya. Pwede tayong umasa sa Kanya kasi hindi siya sinungaling. Am I right? God cannot lie. Life of obedience, life of trust, life of dependence. Faith life helps me to think wisely. Alam mo kung bakit natataranta ka? Walang faith eh. Pagka nataranta ka, you are not thinking wisely. Ang pinakamadaling solusyon yan, pagka nataranta ka, maglaslas ka ng pulso. O kaya kumuha ka ng tali, magbikti ka. Nataranta ka eh. Pero kung may faith ka, kukuha ka pa rin ng lubid. Pero gagawin mo duyan. Mag-iintay ako sa Diyos. I will relax on God. Okay? Lahat tayo may dreams. Lahat tayo may goal. May mga pangako na iniintay mo pa rin. Perhaps sabi mo, kailan kaya magbabago anak ko, gagawa ng tamang desisyon? Kailan kaya babalik yung kalusugan ko? Kailan kaya ako makapagsisimula ng business? Kailan kaya ako makakalis sa utang? Kailan kaya ako pagpapalain ng Diyos, nagsiserve naman ako? Deep down, alam mo sa puso mo na alam ng Diyos ang gusto mo. Okay? But so often, humahaba na, hindi na yung a few minutes later, hindi na eh. A few months later,
A few years later, feeling mo, God does not care. Feeling mo, your prayers fall on deaf ears and God has turned His back on you. Feeling mo. Ano sabi ng Genesis 17:17? At nung marinig ni Abraham yan, natawa siya. At sinabi niya, paano pa ako magkakaanak? 100 taon na ako at yung asawa ko, 90 years old na. When God told him that, He did not say, you're going to have a baby. Sabi ng Diyos sa kanya, I have something to tell you. I have something to tell you. Sabi ni Abraham, go ahead. Sabi ng Genesis 15:5, at dinala niya siya at sinabi niya, tumingin ka sa langit. Tignan mo yung mga stars. Bilangin mo. Ganyang karami binhi mo. So gabi-gabi, lalabas si Abraham. Kasama si Sarah. Binibilang nila. Gabi-gabi. God sees to it that He has a picture to see. Importante kay Abraham to have something to look up to. Kasi alam ng Diyos na si Abraham madaling ma-discourage. Alam mo kung bakit madali kang bumigay? You don't see the promises of God. You know why you get discouraged and give up too soon? Wala ka nakikita eh. But just because you don't see anything, hindi ibig sabihin God is not working. Just because it's taking so long, it doesn't mean God has run out of option na. Imagine year by year, there was no baby. Siguro sabi ni Abraham, baka mali naman ang dinig ko sa Diyos. Matanda na ako. Year after year, time after time, he was tempted to give up, to be discouraged, but he looked at the sky and saw, May stars. Genesis 21:1-2, hanggang 3. At dinalaw ng Diyos si Sarah at sinabi kung ano ang kaking sinabi. Verse 2, at si Sarah ay naglihi ng anak sa edad ni Abraham sa panahon, sabi ng Genesis 21:2, sa panahon na sinabi ng Diyos sa kanya. At the set time. There is always a set time. Verse 3, at tinawag niya ang pangalan na Isaac. The promise came to pass. When it is from God, hold tight on it, huwag mo nang pakawalan. Ilagay mo sa isip, ilagay mo sa puso, claim it, believe it, wait on God. Why? It will surely happen. It will certainly come God's way, God's time. It looks unlikely na giginhawa ka. It looks unlikely na gagaling ka. It looks unlikely na makakabangon ka sa negosyo mo. It looks unlikely na may magkakagusto sa'yo. It looks unlikely. Biglang may magpapaalam. Pastor, I'm Chuck. I would like to ask permission from you. Gusto ko pong ligawan si Karen. I was shocked. Excuse me, Chuck, I know you. But you know what happened to Karen? I know. Will you promise me that you will respect what happened to her with all the baggages? Yep. Kanya po ako nagsisikap. I want to marry your member. At the right time. At the right place. Yeah, minsan sinasabi nga, uy, dahan-dahan ka maglakad, baka matisod ka. Bakit? Haba ng hair mo eh. God
God's time, God's way, not yours. Para bang unlikely na mabuo ang family mo? Para unlikely yung ministry mo mag-bloom? Parang very unlikely. But every day in your imagination, you need to see the promise. You need to see the fulfillment. You need to see the whole family serving at dapat meron kang kiniklaim. As for me and my house, we will serve the Lord. Dapat meron kang verse. As for me and my house, we will serve the Lord. You need to see yourself living successfully and still serving God. Kanya pag dumating yung kaisipan, hindi na mangyayari yan. Matanda ka na. O bata ka pa. Imposible yan. Ang dami mo ng palpak. Ipikit mo mata mo. I-replay mo yung mga pangako ng Diyos. As you see it over and over and over again, being ingrained in your heart, deeper and deeper, one day, the reality will become a reality. Ano sabi ng Numbers 23:19? Ang Diyos ay hindi tao para siya'y magsinungaling. Ni siya'y anak ng tao na siya'y magbabago ng isip. Sinabi niya ba, hindi niya gagawin? O sinabi niya ba, gagawin niyo ba maganda yan? Na. Hindi dahil ang utak mo sinasabi it's over. Yung emotion mo is saying no way. Yung circumstance looks impossible. Hindi ibig sabihin that God is not going to do what He said or what He promised. God is faithful to His word. Huwag mong hayaan ang utak mo naka-cloud ng doubt. Focus on God. Keep looking on Jesus. He is the author and the finisher of your faith. Okay? In God's time, in God's appointed time, all the promises of God are yes and amen. Tema sabi ng 2 Corinthians 1:20, all the promises of God are in Him, yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Live by faith. Isang araw, magbabago yung asawa mo. Isang araw. Okay? Isang araw, uuwi yan. Isang araw, babalik ang sigla. Isang araw. You see? Kalahe mo nung si Romel, siguro sabi niya, di na siguro ako magkakaroon pa ng magandang bukas. E nung makita niya si Chaser nakita naman siya. Di ba? Sabi niya, I have something, girl. May nagkagustuhan. May kinasal. Yung shallow na buhay naging maganda. Hindi ko lang alam ang prayer ni Romel. Lord, sana maraming mamatay. Kasi sa St. Peter siya. Di ba? Yun lang mahirap pagka prayer mo. Gayon ano. O kaya ang trabaho mo nasa sa gamot ka, di ba? Sana maraming magkasakit para maraming bumili. Ewan ko yung prayer ni Jenny. Sana maraming masira ang ipin para maraming magpagawa, maraming magpunta sa akin. Parang mahirap eh, no? But listen, life of obedience, life of trust, life of dependence, think wisely pag meron kang faith. And letter E, faith life makes me to do right. Pag meron kang faith, pipiliin mong gumawa ng tama. Hindi uso, okay? Kumisan, nagpipray tayo. Pakaramdam natin, God is a vending machine. Walang feelings, walang emosyon, walang obligasyon. Naalala mo lang ang Diyos pagkakailangan mo. Mag-insert ka ng 10 piso, 20 pesos, pupush mo, lalabas ang gusto mo. You can never pray God for any answered prayers. You cannot offer Him anything that He need. Ano masabi ng Diyos? Psalm 50 verse 12. Kung ako'y nagugutom, hindi ko sasabihin sa'yo. Ako may-ari ng lahat. Okay? Hindi kanya kailangan, hindi niya ako kailangan. Tayo may kailangan sa kanya. Without God, we're down here. With God, we're here. Without God,
God will always look down on us. Andito lang ako. Without us, God remains absolute. Without God in our lives, we're nothing. We cannot add, we cannot subtract anything from God. He's sovereign. Sovereign forever. Psalm 103 verse 19, tinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa langit at ang kanyang kaharian ay namumuno sa lahat. God is the only one who can add to us. Pag wala siya, lahat worthless. Pag wala siya, wasak. All God wants from you, from me, is obedience. Ang gusto ng Diyos, submissive na puso. Isang isip na sold out, maniwala. At ang sabi ng Diyos, in every promise, there is a premise. Tingnan mo ha. Deuteronomy 28:2. Ang lahat ng pagpalang ito'y darating sa iyo at pangungunahan ka kasi nakikinig ka sa Word of God. Okay? Yun ang pangako. Yun ang pangako ha. Lahat ng blessing darating sa iyo. Okay? Ito ngayon ang premise. Verse 3. Magiging mapalad ka sa syudad. Mapapalad ka sa parang. Verse 4, mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong hayop, dadagdagan ng bakahan at anak ng kawan. Mapapalad ka ang buslot ang iyong palayok, sabi ng verse number 5. Verse number 6, pag ikaw ay papasok at lalabas, pagpapalain ka. Verse number 7, sasaktan ng Diyos ang mga nag-aaway sa iyo. Sila'y paparoon ng isang paraan at sila'y tatalilis ng 7 beses, 700. Verse 9, 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa bahay mo, sa lahat ng inilagak mong kamay. Pagpapalain niya. Verse number 9, itatatag ng Panginoon ang lahat ng banal sa kanyang bayan, gaya na isinumpa sa iyo. Ikaw'y gaganapin ang utos, lalakad ka sa kanyang daan. Verse number 10, at makikita ng lahat ng tao na ikaw ay tinawag sa anak ng pangalan ng Diyos at sila'y matatakot sa iyo. Verse 11, pasasaganain ka ng Diyos sa goods, sa fruit ng katawan mo, sa fruit ng cattle, sa fruit ng ground. Verse number 12, bubuksan ng Panginoon ang kanyang mabuting kayamanan. Ibibigay ang ulan sa panahunan, pagpapalain ng buong katawan, ang kagawa ng kamay. Verse 13, at gagawin kang ulo, hindi buntot. Ikaw ay ilalagay sa taas at hindi sa ilalim. At kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon. Okay? Verse 14, huwag kang pupunta at lilihis sa anumang salita. Huwag kang kakanan, kakaliwa. Sumunod ka lang. Verse 15, at pag dumating ito at hindi ka nakinig sa sinasabi ng Diyos at di mo pinumuhay, lahat ng pagpapala magiging palo at sumpa. At darating at ito'y pangungunahan ka. Ibig sabihin, pag ginawa mo yung bahagi mo, naniwala ka. Okay? Pag ginawa mo yung bahagi mo, you do what is right. Nagpasakop ka. It means, kahit imposible, kahit ayaw pumasok sa utak mo at sa emosyon mo, kahit sabi ng tao, wala ng pag-asa yan, God's promises, in due season at the right time, He will bring it to pass. I'll tell you, every day as I walk up, I'm in amazing opportunity, an amazing time. And I said, Lord, kung wala ka, wasak. Kung wala ka, hindi ko makikita. Pero hindi na ako nagulat sa building na ito. Kasi nakita ko na ito nung pipray ako. Nakita ko na. May magandang simbahan, may nakikinig, may magpapabaptize, may kakanta, may tutugtog. Okay? May idadagdag. I saw it. What do you always attach to the words I am? Ano dinuduktong mo doon I am? I am defeated? I am miserable? Or you will say I am blessed? I am obedient? I am a man of faith?
I'm a woman of faith. Ano sabi ng Ecclesiastes 3:11? At kanyang ginawa ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang kapanahunan. Okay? Maaring hindi mangyari to the way you expect it. Maaring hindi mangyari to in your own timetable. But God is faithful. Can you say that? My God is faithful. Endured patiently. Tuloy lang. Your prayers will happen. God will not let you down. Ano sabi ng Hebrews 13:6? Upang masabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin at hindi ako dapat matakot kung anong pwedeng gawin ng tao sa akin. Na. You need to let this sink in your mind. God will not fail me or leave me without support. Sulat mo yan. Screenshot mo yan, no? Hindi ako mag-fail. Hindi niya ako iiwanan na walang support. God is saying, everything is going to work out. Why? Because God is in complete control. Alam mo, sinabi ng medical records. Okay? Positive ka. Alam mo, ang financial situation mo. Kapos na. Alam mo rin yung laki ng pangarap mo. Okay? You know how big your dreams are. Alam mo rin that there are people coming against you. Merong hindi natutuwa sa'yo, tama? May naiinggit sa'yo. Hear me clearly. You know what God said? I will not fail you. I will not let down nor leave you without support. Na. I will not let that problem overtake you. I will cause you to be the overcomer. Yun ay kung mananatili ka sa faith. Yun ay kung ipapagpag mo. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Yung gumugulong ka, tapos pinagtataksilang ka, tapos parang pinagsaklubang ka ng langit at lupa, wala kang maapuhap. Endured patiently. Alam ko feeling. Alam ko damdamin. Alam ko yung pinagtawanan. Alam ko yung nawalan ng pera. Alam ko yung nawalan ka ng reputasyon. Alam ko yung siniraan ka. Alam ko yung feeling na yan. At sabi ko, Lord, I am not going to live with my feelings. I am going to live my faith. By faith, maniniwala ako sa iyo. Itatayo mo ko kasi anak mo ko at gagawin ko yung tama. Gumawa ko ng mali, kinapalan ko mukha ko. Kakapalan ko gumawa ko na gumawa ng tama. Kakapalan ko mukha ko na itama. Kakapalan ko mukha ko na sumunod sa iyo kasi alam ko you will not fail me without any support. You will not turn your back on me. You will not. Alam mo sinasabi ng Diyos? Keep your trust in Him. Gawin mo yung pagpapalain niya. Kahit hindi mo naintindihan, in spite of your predicament, in spite of your discomfort, in spite of your difficulty, God will always make a way when it seems there is no other way. Tignan mo sabi ng Diyos, ha? Psalm 50 verse 14. Mag-offer ka sa Diyos ng thanksgiving. Bayaran mo yung pinangako mo. Okay? Verse 15. Ito na yung promise. Tumawag ka sa akin sa panahon ng kaguluhan, tutulungan kita. Ba't ka tutulungan? Kasi pinarangalan mo siya kahit walang dahilan. Kasi nagpatuloy ka kahit nasasaktan ka. Kasi naniwala ka. Tinapos mo yung commitment mo kahit walang reason. Dahil tinatapos mo, you live in faith. Sabi niya, tumawag ka sa akin. Okay? Ano sabi niya? I'm just one call away. And I'm here to save your day. Pero kung hindi ka nagtatapos, wala kang prayer, hindi ka nananatili, tumawag ka, alam mo sabi ng Diyos, call me maybe. Tawag-tawag ka pa dyan. Bakit? Bakit? Verse 16. At doon sa hindi sumusunod, ano sabi niya? Anong karapatan mong ideklara at paalala sa akin ng pangako? Verse 17. Eh ayaw mo nga ng preaching. Ayaw mo nga ng may word of God. Ayaw mong itinatama ka.
pag nakikita ng Diyos na may hirap ka at nanatili ka, you receive instruction, you embrace His word, kahit hindi mo na alam. Marahil pag nagbabasa ka ng Bible, tumutulo na luha mo, kinakabog ka, Lord, ito na naman, yung kasera namin, ang sasabihin, Juna, ito na naman yung kapitbahay namin, ano sabi, Judith, idagdag mo pa, yung Meralco, idagdag mo pa, kumakalamang sikmura ni Cassandra. Kumakalaman sikmura ni J-Lord. Nagugutom si Johans. May project si Elijah. May bibiling gamit si Ajoy. And yet in all those things, you honor God. You embrace His word. Alam ang sabi niya? Verse 15, in the day of trouble, call unto me. I will deliver you. You will glorify me. Ito yan. Huwag kang matakot na may struggle ka. Be grateful for your life kahit may struggle ka. Even if it gets tougher every single day, magpasalamat ka kahit kaunti lang ang meron ka. Lord, salamat ha. Di ba sinabi ko sa inyo, 6 months nasa States ako, nakikitira kami. Sabi ko kay Boye tsaka kay Ani, okay lang, I'm not contributing anything. Ayun ba naman kayo, Pastor? Nung nag-aaral ako sa ano, tinulungan nyo nga kami. Ando, sige. Di pagka Thursday, ako yung nagdiligpit ng mga basura. Pagka every other day, ako'y nagmamon ng loan. Sabi nila, Pastor, hindi na ho natin kasama yan. Ando na ho kayo sa kanto. Ay, sabi ko kasi wala eh. May bibiling kaming gatas sa $1. Meron tindahan doon $1 eh. Lahat $1. Pero kailangan mo maglakad ng 30 minutes papunta. Maglalakad ka 30 minutes pabalik. Eh lahat doon ay may sasakyan. Di alam na kami dayo. Lakad kami ni Ellen. Kwentuhan lang. Ang laman ng pitaka mo, $10. Pag nagkakayaya ang aalis, di ka masahe. Tara, punta tayo. Bakit? Wala ka pa masahe. Pag nagpunta ng outlet, hindi ka makabili. Bakit? Wala eh. Titignan mo lang. Gundo nito. Hawa ka lang. Wala! It's difficult. It's not easy. It's too painful. You know what I did? I wrote a journal. Not a diary. A journal. Ano ang itinuturo ng Diyos sa akin? Mula sa journal, dun lumabas yung devotion. I write. Sabi ko, Lord, sa $1, I will honor you. I'll honor you. Eh may lumapit kay Chito, sabi, kailan kaya ako magkakaroon ng sapatos na ganyan? Eh di ako naman, nag-ipon ako ng pera. Bumili ko Wilson and Jordan, chinelas at saka sapatos. Pinadala ko yun. Binigay ko sa pinaglulutuan mo ng hipon. Eh binigay ni Jap sa harap nung isang tao. Hindi sinuot. Nung makita kami, sabi ko,
Natanggap mo ba yung sapatos na pinigay ko? Oo, di kasi. No. Binibenta mo, ayan o. Makalimutan mo ata, nakakonek kami sa Nike sa lahat. Binibenta mo yung sapatos na binigay ko sa'yo kasi takot kang makantsawan. Pero okay lang. Walang nawala sa akin at hindi sasama loob ko sa'yo. Hindi sasama. Okay? Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, inuna kita kaysa sa sarili ko. Pinakikita ko lang sa iyo na dahil ikaw ang nakalagay dito, itatrato kita ng tama kahit alam kong ako dapat. I bought him a pair of Jordan shoes and a pair of Jordan slippers. Kasi I don't want that the person standing behind the pulpit will receive less than what I have. I pay my vows. I kept my promise. Nung binigay ko ba sa kanya at ibinenta niya, nawalan ba ako ng blessing? Hindi. Siya nawalan ng Jordan. At hindi na siya magkakaroon ng Jordan. Kahit kailan. Bakit? Kasi ako lang ang nagbibigay ng Jordan shoes. Dahil wala magbibigay sa kanya ng Jordan shoes kasi they don't have that. Kahit hindi tama ang trato sa akin, I honor the person by giving one of the best Jordan shoes. One of the best Jordan slippers. Naglalakad kami, inipon ko yung pera, binili ko online. Pumila pa kami ni Moreng para mabili yung sapatos. Tinrato ba ako ng tama? Hindi. Sumama ba loob ko? Hindi. Bakit? Motive. Motive. Are you with me? Eh di ikaw, wala kang Jordan ako, may Jordan ako. Okay? Pero yung tao, binigyan ko siya. Bakit? Kasi I will not give something to the person behind this pulpit less than what I have. Kailangan mas higit sa meron ako. I made a promise to that. Kasi I would like to pay my vows. I would like to fulfill my commitment. I would like to obey, 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 and obey. I will keep on investing. I will keep on caring. I'll keep on believing. I may not like what I have today, but what I have today will prepare me for tomorrow. Hindi ko gusto yung buhay ko. Hindi ko gusto yung sweldo ko. Hindi ko gusto yung trato sa akin ng mga tao. Hindi ko gusto yung tinitirhan namin. Hindi ko gusto yung maraming bagay. Pero yung meron ako ngayon, hinahanda ako bukas. Hinahanda ako in the future. So why would God give me better things kung ngayon nagre-reklamo ko? Kung ngayon nanlulupay-pay ako, mali, hinahanda ka. You may not like it. You may not like the treatment. You may not like the salary. You may not like the situation. But what you have today prepares you for tomorrow. Hindi ko gusto to, Lord. Pero dadaanan ko to. I will endure patiently. I will trust you. I will trust you. Lahat ng difficulty in life has an end. And at the end of yours is over the rainbow and a path of your own inheritance coming from God. How strong is your faith? How strong is your faith? Okay? Imagine the person who hurt me. Regaluhan mo ng Jordan shoes? Regaluhan mo ng Jordan slippers? Eh, sagad ka na nga. Kapos ka na. But I choose that. God is good now. He is good in the heavenly realm. The richest blessing are in Christ.
in a spiritual reality. But as for here, I have no complaints either. No. Wala akong complaint. I'm okay. Why? Because everything is subject to change. Everything. Ano sabi na 2 Corinthians 4:18? Habang nakatingin tayo sa mga bagay na nakikita, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, at ang mga bagay na nakikita ay temporal. When you say temporal, subject to change. Scarcity, subject to change. Sakit, subject to change. Okay? Pangit na trato, subject to change. Temporal, subject to change. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ay eternal, not subject to change. Meaning yung addiction mo, subject to change. Yung sakit, subject to change. Yung kakapusan, subject to change. Yung hirap, subject to change. You need to have faith. Lord, help me. Help me. I'm gonna fight the way you want me to fight. I'm gonna endure patiently. I will patiently endure because I may not like what I have today, but what I have today, you will use it to prepare me for tomorrow. I am going to be the best for you. The best there is, the best there was. Dami nagsasabi, but natalo ang Lakers sa Suns. Sabi nila, they played without a heart. Perhaps. Nagsabi sila kasi si Anthony Davis ay parang hindi magaling o hindi matigas, nagkakasakit lagi, nag-i-injury lagi. Perhaps. Ba't sila natalo? Hindi ko alam. Pero pag Kristiyano ka, hindi ka dapat maglaro ng ganun. You always treat tomorrow, Monday. You treat it as your last day, your best day, your first day. Galingan mo na. Kasi hindi mo alam kung meron ka pa bukas eh. Galingan mo na. Okay? Katulad dito. I don't even know if I will arrive tomorrow. No, I don't even know. Pero ito lang yan. Gagalingan ko na. You see? Do you think it's easy for me to write devotions every day? Ah. Not easy. But I've been doing that. I've been doing that for the past, let me just check, 83 months. I started August 2014, June 2014. Just right. I just wanted to be a blessing and to say, Lord, I see you. I know you're teaching me. I know this is subject to change. I have no complaints. I accept what you allow. I accept what you permit in my life. Dahil nangyari yan, may pahintulot ka, hindi ako magre-reklamo. Tatanggapin ko yan. Assignment ba to, Lord? I'm fine. Parang attitude ko nung nasa napukor ako. O, gawin mo yan. Fine. Nung nasa Sprague, dito ka. Fine. Pagkatapos ng project, they love me. That's why when I was resigning from my job, we will double your salary. It's not about salary. It's about me being obedient to God. Paano ka? I'm okay. I have no complaint. That is a life of faith. Pag may faith ka, hindi ka magko-complain. Kung ano nandyan, isang tubig, fine. Marami, fine. Pag wala, fine. Sabi ko nga sa inyo, from June 1, I'm not eating. But you don't see me complain. I just make my coffee. I just drink coffee. Habang kumakain sila, na isang araw ang niluto ni Ellen,
ko, kasarap eh. Angus Burger Wing, day. Angus Burger. Ko, kasarap nun. Di nakain sila. Ikaw, dad. I'm fine. I have nothing to complain. Eh, may nagbigay pa. Nagluto pa si Mark ng ano? Ng duck? Ko. Kayo ka? I'm fine. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. I have to strengthen my faith. I have to strengthen my resolve. I have to strengthen my obedience to God and say, Lord, pinapakita ko sa iyo na kahit saan mo ko dalhin, kumain ako o hindi, kaya ko. Basta may kape. Okay? Basta I make my own coffee, I do my own thing. Okay? Tinatanong sa mga, sabi ni Ellen, Dad, lalabas ka pa? Yeah. Kasi naiinip siya. Lalabas ako. Magmamotor ako. Hindi ko masabi sa kanya, tinitimpla ko sarili ko. Dahil wala kang kain eh. So magmamotor ka. Magbigat yun. Titignan ko yung sarili ko kung kaya. Pag puno yun ako, ma, alis na ako. Ha? Okay. Hindi ko masabi sa kanya na naihilo ko. Hindi ko masabi dahil hindi ka kumakain, manginginig yung pagtakbo mo. Eh pagka nagmumotor ako, sinasabi ko, Lord, ikaw lang yung sandata ko, ha? I just wanted to cruise. I just wanted to let the sound in the air, you and me, walking and talking and discussing things. Lord, thank you. Salamat po. Kasi, pag pinag-workout na ako, sige, meron pa po isa. Fine. Hindi mag-complain. Trabahuhin. No food. Nothing. Tapos 100 burpees every day. Nothing. I don't complain. Bakit? Pinahintulot ng Diyos yan. Patiently endure. Ayaw ko nasasabihin sa inyo, sinikap kong mag-fasting, kanya lang, di ko kaya, isang araw pa lang eh. Kanya sabi ko sa misis ko, maglagay ka nga ng kanin, sarap pa naman nung niluto ni Pio. Nagluto pa naman ng laing. Kanin lang katapat, kamote naman. There was a time in my life, 2015, I went 40-day fasting. 40 wonderful days. It's a journey. It is something that I can say, Lord, di ko kaya yun, 40. Nakaya. Nakaya. It was then that God made a miracle. It was then that somebody came to me, kailangan nyo tong papel na to? What's that? Ito yung hinahanap namin eh. Nakita ko po sa file. Baka kailangan mo. Answered prayer. When everybody sings, it's impossible. Sabi ni Maury, hindi pwede yan, pastor. Alam ko yan. Dito tayo sa imposible. Isa lang ang magreklamo. I'm out. Isa lang. Hindi ho pwede yan. Nah. My game, my way. Pag may nagreklamong isa, I'm out. I'm out. Imposible. Doon tayo sa imposible. Kanya nga, kailangan natin ng miracle. Ito gagawin namin. No. God is not the order of confusion. Let's show that God performs miracle. And it happened. Eternity is now. Huwag mong sabihin malakas ka kasi nakain ka. Malakas ka kasi may faith ka. Kasi obedient ka. Kasi dependent ka sa Diyos.
Kasi you do right. Kasi meron kang Diyos. Yun ang tunay na malakas. Hindi ka manghihiram ng lakas sa tropa. Wala nga akong tropa eh. Iniwanan nga ako eh. You know what I'm saying? Pero hindi ka iiwanan ng Diyos. Dadaanan mo yan. Susubukan ka. Patiently endure. And when that day comes that God will answer your prayer, God will turn everything, you're gonna say, buti lang di ako sumuko. Buti lang hindi ako nalupaypay. Buti na lang hindi ako tumigil magtiwala kasi nakakatukso. Has it ever occurred to me that I would like to give up and cut my life? Yep, so many times. Has it occurred upon me that I have to throw the towel? Yes. But I went back to the Word of God. Sabi mo, Lord, di ba? Oh? It is good that I have been afflicted that I may learn your ways. Lord, salamat ha. Pinalo mo ako. Salamat, nahihirapan ako ha. Ngayon, ikaw lang pinagtitiwalaan ko. When I look back, kung ako lang, hindi ko kaya. Ano kwento mo? Pag wala kang kwento ng katapatan ng Diyos at wala kang kwento ng katotohanan ng Word of God sa buhay mo, eto pa ha, please ha, nakikiusap po ako sa inyo, okay? Huwag niyong hahayaan na sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sobrang maka-Diyos ka. Tapos ikaw, hindi naman totoo sa'yo. Baka yung account mo lang ang mapunta sa langit at ikaw maiwang ka. Di ba? Pambira lahat ng account mo. Ang dami mong account. Ang dami mong maka-Diyos talaga. Yung Facebook mo, Instagram, everything. Pero sa tunay na buhay, hindi. Baka yung account mo lang pupunta sa langit. Kinakailangan, yung ilalagay mo sa Facebook mo, yung natutunan mo tungkol sa Diyos. Okay? Kanya sabi ko lagi, dapat may kwento ka. Diba? Diba sabi nga nung kanta, ang Diyos ay Diyos ng himala at ito'y napatunayan ko. Have your own testimony. Have your own experience with God. And I'll tell you, He loves you so much. He would like to be close to you as the breath to the skin. He would like to be your BFF. He would like to be helping you. Kanya lang, you're distant. Sabi ng Diyos, mabuti pa sa Facebook, dami mong amen. Di ba? Galingan natin. Na pagkatinig ng kanila, they will say, totoo yan sinasabi niya. Kasi nakita ko yan eh. Hindi nagreklamo, hindi bumigay, hindi nalupaypay, tumuloy lang siya. At hindi nagkaroon ng bitter attitude. Hindi nag-complain. Tama yun. Habang may naninira sa'yo, meron ding humahanga sa'yo. Huwag mo intindihin yung naninira. Ang tignan mo yung humahanga at sumusunod sa'yo. Kasi they're following your steps. They're listening to you and they are watching your every move kung totoo ang sinasabi mo o pinagtitripan mo lang ang Diyos. If ears have walls, people near you by proximity, alam nila sino ka, ano attitude mo. Kung talagang meron kang faith. Pag piniga ka, anong lalabas? Pag puno ka ng tubig, di tubig. Pag puno ka ng kapaitan, di kapaitan. Ang problema sa iyo ito eh. Paborito mong vegetable, patola. Bakit?
Lahat pinatulan mo? Patol ka ng patol? Am I right? Minsan naman, ang paborito mong gulay, ang palaya. Bakit? Ang pait mo, ang pakla mo pa. Am I right? Pag piniga ka, ano nalabas? Dapat pag piniga ka, ang lalabas, ang Diyos. Tiwala, obedience, dependence. Okay? You're doing what is right. Okay? Hindi mo pakikialaman yung cellphone ng may cellphone. Pag may nakita ka, uy, kanino to? May napulot ako. Am I right? Hindi, uy, cellphone ah. Wala nang katingin. Answered prayer ako. Answered prayer ka, may umiiyak na iba. Wag. Your own will come to you. At ang maganda niyan, the Lord who sees you will be the one to reward you. Watch it, watch it. Pansinin mo ang Diyos. Tignan mo ang kabaitan niya. Tignan mo ang kagalingan niya. Beyond feelings, beyond everything. A kingdom mindset, motives matter. In a kingdom mindset, faith is the key. Faith is what God is looking. At pag may faith ka, may obedience ka. Pag may faith ka, gagawin mo yung tama. Pag may faith ka, dependent ka. Pag may faith ka, you will patiently endure. Hindi ka bibigay kahit ang dali nang bumigay. Iiyak ka, hindi dahil pagsuko, kundi you're patiently enduring. Lord, hindi ho to luha ng paghihinagpis. Luha ito kasi kaya ko pa. Dahil kasama kita. Kaya ko pa. Kasi nandiyan ka. Kaya ko pa. Kasi tinulungan mo nga ako kahapon. Eh salbahe ko nung isang araw. Eh ngayon, mas closer ako. Ngayon pa ba ako bibigay? Am I right? Eh dami mo. Ang haba na ng tinakbo mo eh. Babalik ka na naman down. Di na. Tuloy mo na. Amen? Shh. Tuloy mo na. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Tapat ka. Salamat. Hindi mo kami iiwanang mag-isa. Salamat. Mahal mo kami. Salamat. We can have the right motive because we have you. Salamat. Kasi ang inahanap mo ay hindi tikas. Ang inahanap mo ay hindi kagalingan. Ang inahanap mo ay pananampalataya. Pananampalataya na magtuturo sa aming sumunod. Pananampalataya na magtuturo sa amin magpasakop. Pananampalataya na magtutulong sa amin upang kami ay magkaroon ng pagtitiwala at iisip kami ng mainam at gagawa kami ng tama. Lord, help us. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. This afternoon, you will come to the altar and say, Lord, help me to have a faith-filled life. Dito po sa altar, God bless you.
We want you to go to your family and pray.